Hello mga kamami, it's me proudly Mommy Bug. For today's video, magmumukbang tayo ng mang inasal. At alam nyo ba kapag kumakain ka ng mang inasal, para lasang lasa at lasap na lasap ninyo ang pagkain, try ninyong magkama. Yes, typical sa mga Pilipino, kapag hindi gumagamit ng kutsara ay kamay ang kanilang ginagamit upang kumain. Talaga namang malalasap ka at mananamnamin mo ang lasa ng mang inasal. Yes, nag-order kami ng mang inasal kesa sa kami ay makipagsiksikan sa mga madaming tao na kumakain, lalong-lalo na sa mga mahilig kumain sa mang inasal na talagang nag-i-stay sila doon dahil nga only rice, 'di ba? Pero dahil ako ay tinatamad makipagsiksikan sa dami ng tao, so nag-order na lang ng mang inasal ang aking anak and sa bahay na lang kami kumain. So ngayon, tinitikman ko na nga yung mang inasal. Chicken po ang aming in-order. Talagang sobrang sarap naman talaga ng chicken ng mang inasal. Meron silang salsa na nilalagay na hindi mo matitikman sa ibang mga chicken sa iba't ibang restaurant katulad ng Jollibee, McDonald's, Chowking or kung ano pa man. Basta ang chicken ng mang inasal ay kakaiba. Manamis-namis na hindi mo maintindihan pero grabe ang sarap niya. Dagdagan mo pa ng kanin, 'di ba? Pero ang napansin ko lang sa kanin nila ngayon, medyo nag-iba siguro dahil nga mahal ang rice. Nagmamahal na naman ang rice, kaya siguro nag-iba yung kanilang rice, timpla ng rice nila ngayon. Medyo hindi siya okay, pero tama na basta merong masarap na mang inasal chicken. Kaya naman ako, sobrang bagal ko magmukbang ng pagkain ng mang inasal dahil gusto ko kasi nanamnamin kung ano yung lasa ng kinakain ko. So, makikita nyo naman, sinisimot-simot ko pa yung lasa na nasa daliri ko dahil nga sobrang sarap siya mga kamami. Kaya kung ako sa inyo, try nyo nang bumili ng mang inasal, i-take out nyo na lang para sa bahay nyo na lang kainin. Kapag sa bahay nyo kinain, kahit anong subo ang iyong gawin, walang makikialam, walang manonood kesa sa mag-stay kayo sa mang inasal restaurant. At dahil dyan, hindi ako pwedeng kumain na walang kasamang inumin. Kaya naman, iinom tayo ng coke galing sa mang inasal. Yan, para naman yung kinain natin ay bumaba sa ating tiyan, hindi yung nag-i-stack sa ating lalamunan, o diba? So, patuloy pa rin tayo pagkain after kong uminom ng soft drinks. Ninanamnam ko talaga bawat hibla ng chicken na mang inasal dahil sarap na sarap talaga ako. Sabihin nyo nang si Proudly Mommy, grabe o, kung kumain talagang ano, nilalasahan niya pati yung daliri niya na wala namang lamang manok. Anyway, wala akong pake mga kamami, okay? Basta ako, kumakain ako. Gusto ko kasing sipsipin yung lasap ng lasa ng manok ng mang inasal. Kaya kung ako sa inyo, wag na kayong mag-atubili kung papipiliin ko kayo sa ibang restaurant. Punta na lang kayo ng mang inasal. Anyway, hindi ito recommended or hindi din ito pang commercial. Basta sinasabi ko lang kung ano yung masarap na pagkain sa kanila. Masarap din sa kanila yung barbecue na pork. Kaya lang, mas pinili ko ang chicken dahil nga magra-rice ako. Kasi kung pork ang pipiliin ko, sandalian ko lang siyang kakainin. Kasi ilang piraso or hiwa lang naman ng pork barbecue ang meron sa mang inasal. Depende na lang kung dadagdagan pa ninyo ang mga order. Pero dahil nga budget natin ang ating pera, so nakontento na lang ako dito sa isang malaking hiwa ng chicken ng mang inasal. Barbecue chicken ng mang inasal, the best. Kaya kung ako sa inyo, tayo na sa mang inasal at mag-order na at lumamon. Lapangin natin ang kanilang mga ibinebentang pagkain dahil katalaga sa sarap, o diba? Kaya naman sa inyo mga kamami, thank you so much sa pag-watch ng aking video. Hindi nga lang ako lagi nag-upload ng aking mga video mga kamami dahil may mga iba pang ginagawa si Proudly. Hindi lang naman ang pag-upload ng video sa YouTube. Ginagawa ko na lamang itong libangan dahil meron akong ibang priority. So, bye!